All right, Yan Ibanez asks, are you planning to join any political party before or after the elections, or will you form your own party? Not the first one, probably if at all the second one. You'll form your own party? If at all, but not the first one. No, because how could you be running that you're just completely independent? Kalalaya ko lang kasi Karen, mula sa isang partido, hindi naman siguro tamang magpapatali at magpapatanikala na naman ako sa panibagong partido. Gaano man kaganda o kalinis yung partido yan. So kung sakasakali, hindi ako at wala akong balak sumali sa anumang partido. Pero kung may mga pangarap na natutupad, siguro yung pangalawa pang sinabi niya. No, but why won't you go back to NPC? Tapos na yan, Karen. Nagpaalam ako na maayos. Mm-mm. Tinanggap nila yung pagpapaalam ko. At masarap huminga ng maluwag na wala kang hinihintay, walang pwede magdikta. Ano mang partido yun? NPC o anumang partido? Okay, are you open to joining the Liberal Party? Again, wala akong balak sumali sa anumang partido. Okay. All right. Now, this is probably the first time that this is happening, that a prominent politician is supporting candidates from rival parties. So is there an altruistic reason for this? Or are you, or in this case, putting your eggs in two baskets? So in other words, you know, it's actually a case of opportunism for you. Kung liyamado silang pareho, tama ka siguro, na nagpapaka-opportunista kang kinakampihan mo lamang yun lamang sa survey at yung malamang mananalo. Pero hindi naman yan ang kaso dito. Lamang siguro si Senator Aquino, pero naghahabol pa si Mayor Binay. Simple lang, Karen, ang position ko. Sila sa pananaw ko ang bagay at dapat maging pangulo at ikalawang pangulo. Without taking anything away from the other candidates and without looking at party affiliations, I think they're the best team and best persons for the job. Okay. All right. Now, one last pahabol, no? Meron tayo pa. When it comes to the Supreme Court decision actually recently deciding that with finality that the president can already appoint a new chief justice, how do you feel about that decision first? As a lawyer, I disagreed with that decision and I disagree with that decision. But as a lawyer to an officer of the court, I'm duty bound to follow that decision even if I disagree with it. We have no choice on the matter, Karen. Anarchy would be the result if you or I can decide which decisions to follow and which decisions not to follow depending on whether or not we agree with it. Okay, now the JBC will be coming up with recommendations. So when will you be submitting this to the president? According to the Supreme Court decision, on or before May 17, the date of retirement of Chief Justice Puno. Okay. The interviews were done the other day. And the next step would be to submit and deliberate on a list. All right. How do you feel that President Arroyo appointed her manicurista to the board of trustees of Pag-ibig? No, really. I'm curious. Kasama to sa mga midnight appointed, manicurista man o hindi. Kasama to sa midnight appointment na hindi na dapat ginagawa ni Pangulong Arroyo. Yung hardinero. Alin? Pati yung hardinero. Baka naman tiga-landscape, hindi naman. Hindi, totoo nga. Baka naman nagla-landscape. Whatever. Hindi na ako nagugulat sa mga ginagawa ni Pangulong Arroyo, Karen. At yan ang dahilan kung bakit nga ako nasa oposisyon at wala sa partido niya at kasama niya. Okay. All right. Now, some questions here. No, Aaron Dimaano says, how active will you be in the possible prosecution of GMA when she steps down? It depends. If it will not involve impeachment anymore. So the Senate does not have a role. Yeah. Ito, Karen, papel ng judiciary, papel ng prosecutors. And I am neither. But I will always voice my opinion and voice my thoughts insofar as how this will be handled by the next government. Okay. Now, of all of the president's scandals that she faced, what do you think should she face in court? Name me one that you think she should answer for in court. Garcy. Okay. Now, I wonder what kind of decisions GMA's new appointments will make. What's your opinion about DOJ Secretary Agra? The only Elaine asks that. Una, hindi ako naniniwalang siya lang ang nag-desisyon yan. At itong lumalabas sa media, inuutusan siya ng palasyong mag-review. Tingin ko ay moro-moro lamang. Dahil hindi naman gagalaw sa isang napaka-sensitibong kaso tulad yan, si Secretary Agra, nang walang basbas. Okay. And what about Andalang Patuan Jr. having a press conference wearing all yellow and supporting Noynoy? Magandang malaman kung sinong kumausap sa kanya para gawin at sabihin yon. Pero sinagot naman ni Noynoy ng tahasan din yon na hindi niya susuportahan at hindi siya sinusuportahan. Okay. All right. So, well, the reactions I'm getting here is this. You've mellowed. That's what they're saying. Mellowed, probably because I've been spending a lot of time with my kids. Oh, you've mellowed, cooled down, and you've relaxed. So, you've changed in that sense?
In that sense, probably, that there are some things that are more important, really, than the game we've been playing the past so many months. Okay. Now, you know, one major comment about you, and I'll tell you the truth, was when you decided not to run for the presidency, and there was so much buzz about it, and you had supposedly spoken with Senator Lauren Legarda, people had said it showed your emotional immaturity then. On the contrary, Karen, it showed, I would like to think, maturity. Mahirap sabihan yung mga naniniwala sa'yo na hindi ito ang panahon. Mahirap sabihin, baka dumating, baka hindi, pero tiyak ko, hindi ngayon ang panahon. Mahirap talikuran yung maraming boses at maingay na sigaw na nagsasabing dapat tumuloy ka. Dahil para sa akin, bilang leader, pagtalon ko sa bangin, maraming tatalon kasama ko. Baka hindi lahat may parachute at yung mga mapipilayan, baka hindi lahat maalagaan ko. Gusto ko dumating man o hindi yung panahong tatalon ako sa bangin. Mm-mm. Lahat ng kasama ko, pwedeng pagtiwalaan yung nakikita ng mga mata ko. At lahat ng kasama ko, hindi kailangan ng parachute dahil halos tiyak yung landing namin, dalawang paa na sa lupa. Okay. Come 2016, you will be 46 years old and then people will not be saying that you're too young for the presidency. So are you honestly preparing for that? No, not preparing for it because if at all I have a re-election to face in 2013. Yes, yes. One at a time, siguro. Okay. You're going to be your second term, no? Second term as senator. So that's 2013. Masyadong malayo pa yung 2016. Malay mo, hindi ako manalo sa 2013. Anong pag-uusapan natin sa 2016? Isa-isa siguro mo. All right. Okay. So, last words on Noy B. Personal na choice, personal na posisyon ko ito. At tingin ko, ang tandem nila, bagay sila at nararapat para sa posisyon sa pagkapangulo at ikalawang pangulo. At sana, magustuhan po nila yung ad na ginawa ko para kay Noy Noy at kay Binay. When is the ad coming out? I think Noy Noy's ad will break tomorrow. Jojo's ad will break next week. Okay. All right. On that note, Senator Chiza Escudero, thank you for trusting us. Thank you.